Marangkada na ngayong araw ang kampanya ng mga lokal na kandidato ngayong eleksyon 2022. At tulad ng inaasahan, kabi-kabila ang gimmick ng mga kumakandidato para sa mahigit 18,000 lokal na posisyon sa buong bansa. May mga caravan na nagpabigat sa trapiko at nagkalat din ng mga naglalakihang campaign para Fernalia sa mga ipinagbabawal na lugar. Ang COMELEC naman, iisa pa rin ang mahigpit na paalala. Mahigpit na sundin ang mga health protocol. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Malapyas na ang pagsisimula ngayong araw ng kampanya ng mga lokal na kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ilang lugar kompleto pa sa banda, may mga logo at banderitas pa. Ang iba may dala-dala pang estatwa ng mga superhero, habang may kasama namang mascot ang iba. Pinuno ng mga taga-suporta ang mga kalsadang daraanan ng mga lokal na kandidato. Sa dami rin ng mga convoy ng mga sasakyan at motorsiklo sa mga float ng kandidato, hindi tuloy maiwasang bumigat ang daloy ng trapiko. Sa Lawag City may mga mascot at ipinamimigay ring candy. T-shirt naman ay pinamigay ng ilang kandidato sa mga residente sa Santiago City. Sa Cavite naman, madilim pa, nakapwesto na ang mga otoridad sa iba't ibang COMELEC checkpoint. Dito ay na-inspeksyon ng mga motorista bago papasukin sa lalawigan. Nasita naman ang isang motorista sa Santa Rosa, Laguna dahil humarurot ito nang makarating sa COMELEC checkpoint. Ano sir? Ano humarurot? Limit checkpoint. Nabigla po ako. Nabigla ka? Maharap sa reklamo ang rider na nakainom pa. Bumigat din ang traffic sa Iligan City sa unang araw ng pangangampanya ng mga lokal na opisyal. Pati sa Zamboanga City dahil may mga nagmarcha at nagmotorcade. Naglalaki ang poster ng mga kumakandidato ang nagsulputan sa mga common poster area. Pero may mga naaktuhan kaming walang pakundahan sa pagkakabit ng campaign paraphernalia sa mga poste ng ilaw at mga puno na bawal. Sa South Cotabato, nagsagawa ng offline baklas ang mga kawani ng COMELEC Coronadal. Bagamat nagpapatupad na ang COMELEC ng kaunting kaluwagan sa pangangampanya, ngayong karamihan ng mga lugar sa bansa ay nakasailalim na sa Alert Level 1 at 2. Muling nagpaalala ang COMELEC sa kapwa-kandidato at mga taga-suporta ang mahigpit pa ring sundin ang mga minimum health protocols. Minimum health protocol po, susundin po natin hanggat maaari. Kaya tayo po'y nakaligtas dito sa COVID, bumaba po ang insidente natin dahil sa lagi natin pagsusuot po ng face mask. And therefore po, panatilihin po natin yan at syempre yung palagi magdi-disinfect ng ating kamay at yung social distancing kahit pa nga 100% capacity. Binabantayan ng pulisya ang mga maituturing na hotspots sa eleksyon 2022 na sa 488 bayan at 58 syudad. 39 na bayan at 7 syudad ang nasa red category o pinakamataas na alerto ayon sa PNP. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.